Good morning po sa ating lahat. Yan. Good morning po sa atin na nandito sa church on site at even to our brothers and sisters online na kasama namin to have this service today. Hallelujah. Tunay nga po na this year ay sobrang napaka masasabi nating medyo difficult. Maraming marahil sa atin sa mga nakaraang week or araw ay may mga naranasan, maging ako man din po. But today, I really thank God sapagkat ang pagmamahal ng Panginoon, kailanman hindi nagbago, kailanman hindi na-fail. Kung paano niya pinakita ito noon, maging hanggang ngayon sa panahon natin, ay lubos na nakikita ng bawat isa. And last week, nag-celebrate marahil ang bawat isa sa atin, kasama man natin or hindi, ang ating mga mahal sa buhay. Feb-ibig month, sabi nga nila. But today, know that it is very, very highly na i-recommend ang bawat isa to celebrate with us. Not only today, but the following days to come. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon, ito yung love na kailanman hindi tayo iwan, hindi tayo sasaktan. At today, malalaman natin na yung pag-ibig na ito, ito yung magiging susi. Sa paragtatagumpay ng buhay natin, ito yung magiging susi sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin para maging ease lang yung pamumuhay natin dito sa mundo. And today, let's celebrate and shout that His love always and always be the same. And His love always never fails. Hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. Hallelujah. We're close to you.
You are good to me. Let's go, Abraham. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Once again. And I sing because you are good. Celebration and joy, Father God, for what you have done, for what we will you done, Father God, sa aming buhay, O God. Yes, Jesus, thank you for the love, Panginoon, na pinakita mo at pinadama mo sa amin. Thank you, Lord, for your suffering, O God, for us to be free, Panginoon, of all the troubles, even the sin, Father God, and sickness, Father God, na meron kami, O Lord. Thank you for the forgiveness, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Truly, O God, there's no impossible things for him.
loob natin ito sa Panginoon. And may this time na yung lahat ng kabigatan na meron tayo, isurrender natin sa Kanya. For I know one thing na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. For us to enjoy life. For us to enjoy His presence in our life. Yes, hallelujah. We want to see Your splendor, O God. We want to see, Father God. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Splendor of the King. Age to age, He stands.
You are worthy. Worthy, worthy. Worthy is the Lamb that was slain. How great are you, Lord? How great are your works? How wonderful are you, O God? Can we open our lips and worship the King of Kings? Tell to Him how great He is in our lives. Oh, Jesus, You are worthy. Great are You, O Lord. Great are You, great are You, Lord. How beautiful are You, O God. And Lord, we wanna continue to say that You are good, that You are good, Lord, that You are so, so good, Lord, that Your works are amazing, oh God. Your works are amazing, oh Lord. How wonderful, how beautiful, God, are Your creation, oh God. Hallelujah, hallelujah. And so, Lord God, we even thank You for today, Lord, that we are here praising and worshiping Your name, O Lord. And Lord God, may You continue to be glorified, Lord God, as we worship You, O God, as we exalt Your name, O God, in this place. And Lord God, we also pray and we welcome Your Holy Spirit upon our midst, O God. And so, Lord God, we pray that may You touch each, every heart, Lord God, every soul, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And so, Lord God, we pray that, Lord God, make us full, oh Lord God, as we listen to Your word today, oh God. And so, Lord God, we expect something good and great and new things will happen today, oh God, upon our midst, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And so, Father God, we thank You so much for everything. And so, Lord God, to You we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It's offering time. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Praise God. It's offering time. God's love, a cheerful giver. Pakisabi sa katabi, it's offering time. Pakishare your smile kahit ano. The world around us. Praise God, God has given us again the opportunity to give, to minister through giving. Siguro konting verse lang po tayo. Okay? I don't know the time. As the Lord leads, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's just an encouragement sa ating pagbibigay ngayon, and hindi lang ngayon, mula noon, okay? Mula noon, nagbibigay po tayo. Okay? It's a word from the Lord this morning. Konti lang yung exhortation. Okay, maybe just go on the book of Genesis, chapter 8, verse 22. Okay, basahin ko lang po. And there are other verses that will follow. Okay, so this is it. Okay, so Genesis chapter 8, verse 22. While the earth remaineth, I'm using the King James Version. When the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night, shall not cease. Okay? From the verse, andun pala. Okay, from the verse, gusto po lang natin i-ponder the word seed time and harvest. Seed time is the sowing time. Okay? So, the earth is still here.
the earth remains. Sabi ng ibang ano, translation. Okay? The earth still remains. And when the earth still remains, ano po ang sabi dyan? Seed time and harvest shall not cease. And thank God we never cease in giving. Amen. It's living. And it is already a part of our everyday life. Amen. So, at this point, thank God, kahit maraming problema, sabi nga nila, financial problem, but I really thank God, and we thank God as Christian, our giving, our sowing, never and never cease. Tama ba? Okay? Our giving is not only in terms of financial, okay? Kasi yun po ang naka-mindset sa atin minsan. But your presence is giving to the Lord. Your time. Okay? Our resources, your love, and everything that we do. These are a sowing or, yeah, it's a matter of an action of giving. And may I just go with 2 Corinthians para po makita natin the seed time and harvest. Okay? And if we talk about this, it's all about God. Okay, remember this, seed time and harvest. It's all about God. May we just look on the 2 Corinthians, chapter 9, verse 10, it says here, "Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness." God is talking in here, the source of our seed. God said, there's seed time and harvest, and it will not cease. And he also said, I will be the one to give your seed. The one who will give our seed. Yung term po doon, he that ministered seed to the sower. Remember, God is talking, or the minister, or God po. And he did not only stop there. There is planting, there is harvesting, there is the one who gave the seed. But it did not stop there. Ano po ang sabi niya? I will multiply the seed. I will multiply the seed. So don't be discouraged, my brother and sister, in giving. There is multiplication. Hindi lang po multiplication ng mathematics na 2 times 2. It's overflowing. Okay? It's overflowing. Hindi lang po nadodoble sa mathematics. But triplet po, it's overflowing. It's forever. But there is one thing that we must do. Amen? So remember the source of our seed and who will multiply our seed. And be confident enough. Okay? As we keep giving our time, our offering, in that case, be confident that there is multiplication that will take place. Believing is very important. Okay? Kahit yung maliit na seed, if you believe that it will bear fruit, it will come to pass. Because the one who said it, it will fulfill. God is telling us this morning. Okay, God also gave us all those things, okay? He gave us and told us the principle. Principle po para umaman po tayo. The principle is just simply giving, okay? But sometimes, ang hirap kasi, yun ang sinasabi nila. Pero from since the beginning, you became a Christian, parang wala na po yung hirap sana sa isip natin. It's just a mindset. And time siguro, mga kapatid, if you are new, wag po tayong mag-alala.
Okay? Because you're sowing is something in the Lord. Okay? God gave us the principle. He gave the tool. He empowered us. If you know your Bible, read our Bible, ano po ang dapat nating gawin? And in that case, binigay po niya yung tool on how to get it. And in that case, we got the blessing. Pero hindi po yun lang kasi ang dapat nating makita. Okay? We did it. Okay? We saw it. We received the blessing. Pero there is behind on that phrase or in that saying, my brothers and sister. And if you remember to every blessing that I receive, that you receive in this life is a result of a seed sown. Okay? Your presence here, your giving, your coming here is a result of a seed sown. And it is an answered prayer to pastor the leaders here, your presence, because they plant the seed. So, may we just realize na yung blessing po natin is not all the result of what we have planted. I hope you agree on that. Some of our blessing we receive in life are a result that you did not sow. And this is so great. I hope we agree on that. That the blessing that we have is also a result ng tinanim ni Pastor Danny. Right? And so we look into that. So there is a greater blessing in sowing. Others are being benefited. And I remember that one pastor who shared about giving. Our sowing, our planting is not in vain. And if you try to look also yung pagtatanim sa mga agriculturists, ang pagtatanim, you have to look in our seed. A deeper analysis kasi po doon sa sowing and harvesting, we have to look on the seed. And yung seed po, okay, is very important. There is power on that seed. The seed is generational. The seed is generational. Yung pagbibigay mo ngayon, my brothers and sisters, generational. It blesses your future. If it's a generational, it's not only for yourself. It's from your children's, 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 and that denotes generation. If you love your generation, start planting. I remember the testimony of Mom Masi. Okay? Ang baby niya ready na. And the giving is a result. Don't worry, and I'm so glad for that. Because your child is a result of your seed. Looking forward. So don't be discouraged because in Proverbs it says, a good man, ang sabi po doon sa Proverbs, a good man leaveth an inheritance in his children's children. Do you love your children? Do you love your generation? We should love. And one way of that is, let's plant a seed. Our tithes and offering. Remember that. Your giving, your presence here is not in vain. So let's keep continue planting. Let's continue sowing in a good, fertile soil. And remember, and I will tell you with confidence, that your giving in this church is a fertile soil. It's a fertile ground. So remember, it's not in vain. We are reaping, Pastor Danny. Churches are rising. Amen. It's because of our
generosity or in the act of sowing. And remember, meron pa nga nagtatanim, ini-expect na niya yung harvest. Dream high and believe that God will do it. Praise God. Praise God. And I just remember last na phrase here, or relate ko lang, so that we will be encouraged. A small seed is something. Small things matters in the sight of God. So if you take note, don't be bothered kung ito lang ang maibibigay ko. Small things matter. If you take note on the seed of an apple, maliit lang po siya. And sabi po nga nila, in that apple, it can have five, I don't know if I'm right. Okay, five seed. Okay? If you plant that five seed, or sabihin natin isa, if you plant it, it grows. And then it bursts again. And it continues generation and generation. So take a look on that small thing. And I remember when I was pondering this one, maliit po kami, we are trained to give offering. Parang ano, pag Sunday na, nagbibis na kami, wag nyo na lang isipin yung time. Okay, kasi nung maliliit kami, lalabas na kami, hingi kami ng offering. Kahit 25 cents matter noon. Magbibigay sila 10 cents, ganun. Basta kumukuha, humingi kami sa parents namin. Kasi the sewing there, okay, 25 cents, parang wala na akong nakikitang 25 cents. Nasa daan na lang yata. And so I remember, God never fails my sewing in that little things, because God didn't allow that my wallet is empty. My health is, I'm so healthy. 4 years, I thank God, hindi ko po nakita ang doctor. Though they are telling me na magpa-check up, but my trust is in the Lord. And keep trusting in the Lord. Keep trusting. And so I remember, nga, nag-offering ako ng 5 cents noon para lang may ibibigay on the Sunday school, you know. And so I realized all this thing way back what year. Don't mind about the year. But I really thank God for that small planting, 25 cents, 5 cents. God is doing great on that small sin. And so, encouragement, my brothers and sisters. What's your offering today? What matters to the Lord is your heart to give. And your hope, you have to hope, you have to trust that your giving is something to the Lord. Praise God and praise the Lord. So thank God for the seed for this morning. So may we hold our offering. Practice po kasi natin, meron po tayong envelope. But don't be bothered, my brothers and sisters. If you don't have the envelope, your presence in the sight of the Lord is your offering today. Mga kapatid online, you may not be in this church physically, but God knows your heart. You can give, andyan po sa ating FB page, how do we give? And so be encouraged, no matter what happened, give the best to the Lord and expect the best, trusting the Lord. So may we hold our offering, and may we just pray. Father God, we love you this morning. We give you the praise and we give you the glory, O God, for giving us the opportunity, my God, to give, Lord God, this morning for your glory and your honor, Father God. And so I pray, Father God, that every seed that we are holding right now as we plant in this church, in this holy ground, Lord God, Lord, I pray that
increase will happen. Fruit will be there, Lord God. Much fruit, oh God. And Lord, I pray that every heart right now bless the work of their hands, oh God. Bless the work of their hands, Jesus. It's so blessed, Father, for your glory, oh God, that from time, Lord, as we go on, we keep giving in you, Lord God. We will not be tired giving, Lord God, because we know and we believe, Lord God, that our giving is not in vain. Lord, marami pong salamat, O God. Marami pong salamat. We trust in you, Lord God, that you will bless our seed planted at this moment, Lord. Hallelujah. And Lord, we thank you that you guide us, Lord God. And you are keeping us, O God, what to do, Lord God, in this life, Lord. We thank you so much. And so, Lord, use this offering for the furtherance of your kingdom, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, those who are in charge, oh God, bless them, oh God. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Mama Stern, for that very inspiring exhortation. Hallelujah. All right, so are you all blessed? Isang magandang umaga po sa ating lahat, maging sa lahat po ng sumusubaybay sa ating pong FB page. May the Lord continue to bless us at patuloy po tayong samahan maging po sa araw na ito sa atin pong pag-aaral ng mga salita ng atin pong Panginoon. Last week ay nagturo po si Jen. Ano yung title niya? Vanity Teaching? At you know, kung babasahin na natin ang Ecclesiastes, especially chapter 1 and chapter 2, ay makikita ho natin ang sinasabi po ng Bible that everything is meaningless. Sa chapter 1, sabi po ng Bible, wisdom is meaningless. Sa chapter 2, pleasures are meaningless. Wisdom and folly are meaningless. Sa verse 17 ng chapter 2, sinasabi po niya na toil or toiling is also meaningless. Lahat ng gawa ng tao under the sun is meaningless. Amen. Walang saysay, walang halaga. Sapagkat ang lahat po ng bagay ay meron pong katapusan. Kunana ta Ilocano, anya garuden. Sabi po ng mga ibanag, ani ko gafon nga na. So ano ang gagawin natin? But remember, brothers and sisters, ang sinasabi po ni Solomon, everything done under the sun is meaningless. Lahat po ng gawa o lahat ng nangyayari dito po sa ibabaw ng mundo, kung hindi po ito ginawa sa ngalan ng Panginoon, lahat po ito ay mawawalan ng kabuluhan. Kaya nga po ang Panginoong Yesus ay nagturo tungkol po sa pag-iimbak o pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Amen. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, ang yaman sa langit, walahong anay nakakain, walang magnanakaw, na nanakaw nito o aagaw nito. And so everything that is done under the sun, kung ginawa po natin ito para sa Panginoon, meron pong patutunguhan. Yes, it is true na sinasabi po ng Bible, sabi po ng Solomon, that everything is meaningless. But today, my brothers and sisters, let's open our Bibles in Ecclesiastes chapter 3 at sasagutin ho natin ang ilan o ilang tanong. Ano ang punto ng buhay? Anong purpose ng buhay sa mundong ibabaw po nito? Now let's read chapter 3 beginning verse 1
hanggang po sa verse 22. Sabi po dito, there is a time for everything and season for every activity under heaven. Can I hear amen? A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. And in verse 5, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain. A time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. What does the worker gain from his toil? Anong mapapala ng tao sa kanyang mga gawa? I have seen the burden God had laid on men. He has made everything beautiful in his time. He had also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. Sabihin nga po natin, happy and do good while they live. Ang gumawa po ng mabuti habang tayo po ay nabubuhay. Sabi po ng verse 13, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that man will revere Him. Upang galangin ng tao ang atin pong Panginoon. Whatever is has already been and what will be has been before, and God will call the past to account. Meron pong pagsusulit sa lahat ng bagay na nangyayari at ginawa ng Panginoon sa mundong ibabaw na ito. Verse 16, and I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. I thought in my heart, God will bring to judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time for every deed. Meron pong panahon sa lahat ng bagay, and God will put into judgment ang lahat ng gawa ng tao. I also thought, as for men, God tests them so that they may see that they are like the animals. Man's fate is like that of the animals. The same fate awaits them both. As one dies, so dies the other. All have the same breath. Man has no advantage over the animal. Everything is meaningless. Sabi nga po natin, meaningless. Verse 20, all go to the same place. All come from dust, and to dust all return. 21, who knows if the spirit of man rises upward and if the spirit of the animal goes down into the earth? So I saw that there is nothing better for a man than to, sabi nga po natin, enjoy his work. Sabi mo nga sa katabi mo, enjoy your work. Because that is your lot, or that is his lot. For who can bring him to see what will happen after him? Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po ay manalangin. Lord, may you bless your word today. And may you bless every heart and every ear that will receive your word, O God. And I pray that your very rema, Panginoon, ay patuloy naming makita sa araw po na't matanggap ang lahat ng ito. So that, Lord God, in this life, Panginoon, ay magamit namin ang mga salita mo at mabuhay kami, Panginoon, na magbibigay lamang ng kapurihan sa iyong pangalan at magawa mo, Panginoon, ang iyong pong kalooban
sa buhay po nito at ikaw lamang ang maitaas at ikaw Panginoon ang mapapurihan. Lord, to you we entrust ang atin pong gawain sa araw po nito. Take full control, O God, sa buong panahon na aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Take your place, O God, and be glorified. This is our prayer in Jesus' name. What is the point of life? Tinatanong ko po rin po ito. Nung isang araw, ako po ay nag-attend ng birthday. A very fruitful po yung kwentuhan namin nung nandun ho kami. Meron hong mag-asawa na hindi hong sila magka-baby. Pagkatapos meron po silang process na ginawa at pagkatapos marami pong kwento na akong narinig kung paano po in-schedule ng isang clinic, ng isang doktor, paano pagtatagpuin yon pong egg cell and the sperm cell. Pagkatapos pinagsama, meron pong process na ginawa. At pagkatapos meron pong nabuo, meron pong hindi, inilagay sa womb ng isang babae. At alam mo ninyo, ang process po nito ay very expensive. Kaya suggestion ko po dun sa mag-asawa, siguro pag naipanganak yan pag lalaki, ang pangalan ay Emilion. Kasi milyones ang bayad. At pagkatapos habang ginagawa daw po yung process ay pinapakita dun sa screen kung paano pumapasok hanggang sa makarating sa womb, paano siya lumalaki. At alam mo ninyo, meron pang naiwan, hindi na ilagay doon sa womb ng babae, naka-freezer ngayon yung isa. So sabi po nung babae, sabi po nung nanay, babalikan daw po niya pagdating ng panahon. Sabi ko, wow, antindi ano. First time ko pong ma-encounter ang kwentong ganito. Saka ako may manghang-mangha. Kaya pag-uwi ko ho, ay hindi ko makuha ang aking tulog. At nagawa ko po itong teaching na ito. Dahil, ano, tinamo nga naman ang buhay, ano? Life is so precious. Hindi ko alam kung ilan ho sa atin dito ang nakahawak na ng milyones. Siguro kung hindi tayo bumili, mula nung pinanganak tayo, milyonaryo na tayo ngayon. Pero yung magbabayad ka antimano ng 1 million, parang ang hirap ho yatang pakawalan. Diba? Kasi may mga properties ho tayo mga million pero hulugan eh. Hindi pa ho natin nakita yon. Pero alam nyo, napakasarap malaman na hindi man ho ganun karami ang pera natin. God had given us a special gift and this life is a very special gift. A very precious. Dahil isipin ho natin mabuti kung gaano kahalaga, kung paano po tayo pinahalagahan ng Panginoon hanggang sa tayo ay naging ganito. Amen. And so I believe, my brothers and sisters, merong punto ang Panginoon sa buhay po na ito. Meron siyang iniisip, meron po siyang pinaplano na kahit hindi natin alam, marahil marami po sa atin dito, hanggang sa panahon na ito, matanda na po tayo, maging kayong lahat na nanonood ngayon, sa gawain ho na ito, natanong na po ba natin sa buhay natin, anong purpose ng buhay natin? Because oftentimes, nandun po yung pagdududa, nandun ho yung pakiramdam na para bang walang anong saysay ng buhay? Saan patungo ang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Saan natin gagamitin? Ano ang halaga nito? Di man ho natin sinasabi po ito, pero kung papano natin ginagamit ang buhay po na ito, sapat na malaman kung ano ang halaga ng buhay na meron po tayo. How you spend your life, how you spend your time every day, ay sapat ng dahilan na mabigyan ka ng sagot, ano ba ang punto ng buhay mo, ang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Now, brothers and sisters, in Ecclesiastes chapter 3,
Sinasabi po ni Solomon, there is an occasion for everything. And there is time for every activity under heaven. Meron pong panahon sa lahat ng bagay. There is a purpose to everything that happens in life. Nung tayo po ay naging baby pa lang, nung tayo po ay mga sanggol pa lang, may panahon ng pagiging sanggol. Lumaki ho tayo hanggang sa naging teenager, lumaki po tayo hanggang sa tumanda tayo na ganito. Meron pong dahilan ang Panginoon bakit tayo pinadaan sa mga pagkakataong ganyan. At meron po siyang purpose kung bakit alam natin ang lahat ng iyon o napagdaanan natin ang lahat ng iyon. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po na ito, nagaganap, nangyayari, kahit hindi natin alam ang dahilan. Amen? Madalas kong naririnig kay Nem, sana malaki na ako. Pero marami pa akong narinig ng mga kwento ng mga kabataan, sana bata pa lang tayo. Kasi nung bata tayo, hindi ka pinaghuhugas ng plato. Sabi nung anak ko, sana malaki na ako. Kun kunak tinakim ko, ibagam nga tanto dayta, pagdating ng panahon, kapag ikaw ay hirap-hirap ng magplano kung papano ang buhay mo pagdating ng araw. Things happen even when we don't know why. Marami pong mga nagaganap nangyayari sa buhay po natin. Nangyayari kahit hindi po natin alam kung bakit. Bakit? Sapagkat meron pong time ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, may panahon ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon na dumarating sa buhay mo. Amen. Can I hear amen? Marami pong mga single, sana makapag-asawa na ako. Nung nag-asawa, sabi niya, sana single na lang ako. Ano ba talaga, kuya? But there are few points na gusto ko pong makita natin sa chapter 3 to answer the question, what is the point of life? Sa verses 1 hanggang sa verse 8, makita po natin may mga panahon sa lahat ng bagay. Sinabi ni Solomon, may panganahon ng kapanganakan pero may kapanahon ng kamatayan. May panahon na dapat ipanganak ang tao, may panahon na dapat siyang mamatay. Amen. Sapagkat may panahon sa lahat ng bagay. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-harvest. May panahon ng pagpatay, pero may panahon na sinasabi po ng Bible to heal. There is time to tear down, but there is time to build. Hanggang sa verse 8 ay makita po natin a time to love and a time to hate and a time for war and a time for peace. Merong itinadhana o ibinigay ng Panginoon na oras sa lahat ng bagay. Gusto man natin o hindi, merong nagaganap, merong nangyayari, hindi man natin gusto, pero gusto ng Panginoon. And that man, we don't have any right to question God about it. Ang ganda-ganda lang ng kalusugan natin kahapon. Pero bakit biglang nagkaroon tayo ng sakit ngayon? Ang ganda-ganda ng panahon nung kahapon. Kaya nga, naglabas ng labada yung isa. Nung naglaba umulan, sabi niya, ano ba naman? Kadalata aglaba akun agtudo. Narinig ko yung madalas.
But you know, brothers and sisters, sa mga panahon na katulad ho nito, we need to look up. Ito po yung panahon kapag hindi po natin malaman ang sagot at hindi po natin alam ang kadahilanan bakit nangyayari ang mga bagay po nito. We need to look up to God because God orders time. Masakit ang mamatayan. Masakit ang mawalan. Pero dapat bang sisihin ng may likha? Siguro kinakailangan lamang tumingala po tayo sa Diyos na may likha ng lahat. Sapagkat siya lamang ang may katugunan. Siya lamang ang may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay nito. And the very answer is because God orders time. Siya ang may hawak ng panahon. Gustuhin man natin o hindi. Hindi pwedeng pigilan ng tao ang pagbaba ng araw. Sa ayaw at sa gusto ng tao, magkakaroon po ng sunset pagdating ng hapon. Masarap man pong matulog at sasabihin natin, sana gabi pa. But whether you like it or not, meron pong sunrise na nagaganap kapag ka umaga. So God orders time. And the only thing that man can do is that we need to look up to God. Ang magtiwala sa Panginoon at pasalamatan siya sa mga panahon na dumarating sa buhay po natin. Kampi man sa'yo ang panahon o hindi. Alam niyo po yung sinasabi kong kampi? May mga panahon na dumarating sa atin na masaya ang dating sa atin. Pero may mga panahon na dumarating sa atin na parang hindi kampi sa atin ang panahon. Are still with me? Sabi po nung bunso namin, ayaw kong mag-boyfriend si ate. Sabi ko, laki naman ng issue sa iyo niyan. Sa akin, bakit anak? Eh kasi aalis na naman siya. So isip-isip ko, kapag ka kaya ikaw nag-girlfriend, sinong pipigil? May mga panahon na dumarating sa buhay po natin na hindi po tayo comfortable. Amen? May dumarating na kaibigan sa'yo, wala siyang ginawa, kundi purihin ka. At tuwan-tuwa ka, lumalaki tenga mo, lumalaki ulo mo, kapag siya kasama mo. Pero meron namang kaibigang dumarating, wala siyang ginawa, kundi kutsain ka. Anyamit dahita buok mo, fly away. Alap, kulubot kan, sister. Pero katotohanan ang kanyang sinasabi. Pero hindi po kampi sa atin ang panahon. Gets po ba natin? Ilan ho sa atin ang dumating yung kaibigan na kampi sa'yo? Taas ang kamay. Ay wala, lahat ng kaibigan nyo, commentator sa'yo. Diba? But brothers and sisters, katulad na nabanggit ko, God orders time. Namatayan ho ako ng nanay, namatayan ho ako ng kapatid, namatayan ho ako ng tatay. May ilang mga nagtatanong, sabi nila sa akin, bakit parang hindi mo feel? Sabi ko, hindi naman ako bato na hindi ko nararamdaman. Nalulungkot din ako. Naiyak din ako. Pero kung hindi, gusto ko rin humagulgol, nakakaingit kaya yung mga nahumahagulgol. Pero alam mo, ang matutunan mo lamang sa buhay, may panahon sa lahat ng bagay. May mga panahon, dumarating ang tao sa iyo and they give you joy. And thank God for that. Pero may panahon na kahit yung mga taong nagbigay sa iyo ng joy, isang araw aalis. Pansamantala o permanente. But you know, brothers and sisters, you still need to look up to God because God orders time and you cannot control that. Pag may dumating, pasalamat ka. Pag may umalis, magpasalamat ka rin. And this is the easiest way
na ang tao ay makapag-move on sa buhay niya kung gusto po nating makapag-move on. Ilan ho ditong hirap na hirap mag-move on? Huwag na ho kayong magtaas ng kamay. Di ba? May dumating na blessing, biglang nawala. May dumating na opportunities, pero biglang inagaw ng iba. Sayong-sayo na sana, pero bakit hindi nangyari? Minsan, ang tao po ay nagtatampo sa Panginoon. Pero kung alam mo ang sinasabi po ng Bible, ang punto ng buhay, kapatid, ano man ang mangyari, learn to look up to God and give Him thanks. Kaya kampi sa'yo o hindi kampi ang panahon na dumating sa atin, give thanks to God because you know God make things beautiful in His time. There is an order to things. Meron pong order na sinusunod ang lahat ng bagay at ang order ay nanggaling sa Panginoon. Kami po ay nasa prayer walk nung Friday. At natutuwa po kami na last year wala pong bahang dumating. Amen? Tuwan-tuwa yung mga taga-Balsayin. Di ba yung pa napansin? Wala pong bahang dumating. Pero di nyo pa napansin? Bumaha naman po sa iba. So sabi ko, Lord, siguro pinakinggan mo ang prayer ng mga taga-Tugigaraw. Kaya inikot po ng Panginoon yung panahon. Kunana, tidadu mga taga-ibanag, pabiralayan. Ikatutuwa po ba natin? But one thing I know, God orders time. May panahon ang Diyos para sa mga taga-Cagayan, may panahon ang Diyos para sa mga taga-ibang lugar. Naunawaan po ba natin? And there's nothing new. Binagyo po tayo nung nakaraan, pero meron pong mga signal number 4 na banta sa atin, pero hindi ho ganun kalakas. Sa iba naman po dinala. Sabi po ng mga taga-Tugigaraw, praise the Lord. Isudapay lang. Di nyo po ba napapansin? Gusto po ba natin na tayo lang lagi? Hindi po natin ipinagpapasalamat na yung iba'y binabagyo, tayo ay nakaligtaan. Ang punto, mga kapatid, God orders time. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, may panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. There is an order to things. And God established that order. Hindi po gawa ng tao, kundi ang Diyos ang siyang may likha. Nalulungkot ho tayo ngayon. Ang atin pong kapatiran po sa Hong Kong ngayon ay masyado pong inaatake. Dahil ngayon ay sobrang taas ng mga infected dahil sa COVID-19 sa kanila. Ilang buwan na rin ho, ilang Sundays na nawala ho tayong online on-site service. And so our church ay nagconduct po ng prayer walk around Hong Kong to pray and ask God for His favor and grace. Tayo po ay nanggaling doon. Malala nyo po ba nung panahon na hindi po tayo makapagsimba dahil din sa ganitong problema? And God orders time. Lahat ho ng bagay, alam ng Diyos ang kanya pong ginagawa. And brothers and sisters, I want to tell everyone that God is accomplishing His divine purpose. Meron pong purpose ang Panginoon, and it is divine purpose
sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Kahit hindi ho natin nauunawaan ang lahat ng ito, but one thing I know, because God orders time and He established yung order po nito, and I know in my heart, meron po siyang purpose sa lahat ng bagay na dumarating sa buhay po natin. Our ups and downs in life ay meron din purpose ang Diyos. Meron pong panahon minsan ang saya ng buhay natin. May purpose ang Diyos. May panahon bagsak na bagsak ho tayo, meron pong purpose ang Panginoon. And so you know, kung tayo po ay matured sa pananampalataya, lahat ho ng ito nasusundan natin, naiintindihan natin, and we learn to look up to God because we know anumang panahon na dumarating po sa atin, it is for our benefit. Kaya ups or downs ng buhay po natin, meron pong benefit yan para sa atin. Amen. Sometimes, ang hirap po nating tanggapin na merong benepisyo pag tayo po ay nasa pinakamalalim, pinakabagsak na panahon ng buhay natin. But no, I know God has a purpose. Hindi lamang yung tayo ay masaya kahit po sa kalungkutan natin, may purpose ang Diyos kung bakit nangyari yan. Si Job, hindi lamang nung siya ay matagumpay, hindi lamang nung siya ay mayaman na may purpose ang Diyos. Kahit nung namatay na ang kanyang mga anak, nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng kayamanan, may purpose ang Panginoon. Amen. Can I hear amen? Pero pastor, ang tagal na ng panahon na ito na ako'y nasa pinakababang bahagi ng buhay ko. Anong purpose ng Panginoon? I'm sure God has a purpose. Inihahanda po tayo ng Panginoon sa panahon ng pag-angat. God is accomplishing His divine purpose even though we may not always understand what He is doing. Kahit ako, pastor, minsan may ginagawa ang Panginoon, hindi ko maintindihan. Tuwan-tuwa ho tayo, nagkaroon tayo ng napakalaking simbahan noong araw. Tuwan-tuwa po ako. Tapos dumating ang pandemya, kailangan mabenta yung lupa, pati church nawala. Sabi ko sa Panginoon, Lord, what's happening? Pero alam niyo sa puso ko, nandun yung kapayapaan in my heart because I know God has a purpose. May panahon sa lahat po ng bagay. And brothers and sisters, I want to tell everyone, sa ayaw at sa gusto po natin, ang lahat ng pinlano ng Panginoon sa buhay po natin, kinakailangan po niyang gawin. Kinakailangan po niyang tapusin. At kinakailangan po na tayo masundan din po natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay po na ito. Another point kung bakit ho tayo tumingin sa Panginoon, to look up to God and accept that God orders time, it's because time matters. Ang panahon sa Diyos ay mahalaga. Amen.
Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ang panahon sa Diyos. Hindi ako katulad ng estudyante ito. Minsan mga estudyante, ano? Yung first subject papasukan, yung second subject wag na. Yung third subject, pwedeng pumasok pero mamaya I go out, hindi na bumalik. But listen, brothers and sisters, to God, time matters. Napakahalaga ng oras sa Diyos. And that we need to look up to God sa mga panahon na ibinibigay po niya sa atin. Whether you like it or not, lahat po tayo binigyan po ng panahon ng Diyos. Can I hear amen? Binigyan po tayo ng pare-parehong oras. Tingnan niyo yung mga relo ninyo, pare-pareho po tayo ng oras. Bakit? Bakit sinasabi natin that time matters to God? Tingnan po natin ang verses 2 hanggang po sa verse 8. Napakahalaga po sa kanya yung sinasabi niyang a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to uproot. Alam nyo, lahat ng ito, ang Diyos ang may akda. Siya ang author ng lahat po ng ito. Dahil ganun po kaseryoso ang Panginoon sa panahon na dumarating sa atin. Seryoso ang Panginoon sa bawat panahon na dumarating sa atin. Can I hear amen? Kaya mga kapatid, gusto ko mong maunawaan natin. Sana maintindihan natin kung gaano kahalaga ang oras na ito sa Panginoon. Alam niyo po ba na mahalaga sa Diyos ang oras ng mga bata para sila maglaro? Pero tayong mga magulang ko minsan, nagagalit tayo. Alam mo anak, wala kang ginawa kundi laro ng laro. E panahon nila yan eh. Amen. Minsan kine-question natin yung mga kabataan. May panahon po sila sa mga barkada. Pero alam niyo kapatid, panahon nila yan. Kailan mo gustong bumarkada yung anak mo? Kapag may anak na siya? Kailan mo bang gustong bumarkada ang anak mo kapag ka siya ay meron ng pananagutan sa buhay? Isipin nga ho natin mabuti. Ilan ho dito may mga anak? Taas nga ng kamay. Kapag sila po'y naglaro, haya mo silang maglaro habang bata po sila. Amen. Mas kababain di laklakayanin, mag-agsapul kumati kwarta tapno mapakan na ni asawa na nga mapanpay lang makibas basketball. Awam dagito'y dagito'y ta tao nga handa amuti oras. Can I hear me? Meron naman hong mga tao, hindi nga po bumarkada nung sila po ay mga bata at nung sila po ay mga dalaga. Nung nag-asawa naman, laging wala sa bahay kasi nasa barkada. Now listen, time matters to God. Amen? Nagagalit hong ilang mga magulang kapag kayo mga anak naglalaro, lalong-lalo na kapag yung mga laruan po nila ay sinisira nila. Bayam nga pirgen dati ay ayam da bagi da dijay. Hamo nga urayen nga intuno dakkel isunan lakay isunan isu mang perdi iti amin. Itinatama po lamang natin ang church natin sa mga panahon na ito. Gusto po ba natin? Sabi mo nga sa katabi mo, itama nga lang natin. Eh, ang gusto ho ng mga magulang ngayon eh, bata pa lang, kumikita na ng pera. O, di ba?
Tuwan-tuwa po sila. Oh, grade 9 years old, pinagtitinda na sila ng wala na yung bata. Sabi niya, ice candy. Nagbabantay po siya, meron ho siyang ice box. So tumigil po ako para bumili ng ice candy. So, nung sabi ko, bigyan mo ko tatlo, takbo siya sa bahay. Pagkatapos, kumuha po ng tatlong ice candy. Akala ko nandun sa ice box. Hindi, layo pa. Tapos bit po niya. Worth 30 pesos, 10 pesos isa eh. At pag alam nyo, very busy yung road, ninihintay po niya kung paano hanggang matapos yung... But in my heart, sabi ko, wow! Ang batang ito, nagtitinda na. Nag-alala lang po ako, sa murang edad, nagbebenta. Baka paglaki po niya, magsawa na po siyang maghanap ng pera. Kaya kasi may mga bata na gagaling magbenta ng bata, nung tumanda, walang alam, hindi po marunong kumita ng pera. Kasi ang bilin ng magulang ganito, anak, pag lumaki ka, para hindi ka na mahirapan, mag-asawa ka ng mayaman. Pero balikan nga ho natin ulit, time matters. Amen. God gave us enough time to do what He wants us to do. In this life, binigyan na tayo ng Panginoon ng sapat na panahon para gawin natin ang kalooban niya sa buhay po na ito. Every day, lagi po nating iisipin. Kaya tayo binigyan ng panahon ng Diyos sa mundong ibabaw na ito, hindi po lamang para gawin natin o lustayin natin ang oras para sa kalooban natin. Pero binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa mundong ito para gawin yung kanya pong kalooban. And that every day, every minute na binibigay po ng Panginoon sa atin, look up to God and ask, God, ano ang nais mo sa buhay na ito? And it is our responsibility to know ano ba yung nais ng ng Panginoon na gawin natin sa panahon natin. Amen? Amen. Nasubukan na po ba natin tinanong sa Diyos, Lord, anong gusto mong gawin ko sa panahon na ito? Pag sinabi ng Panginoon, sige, mag-Facebook ka maghapon, gawin mo. Sa palagay mo, gusto ng Diyos yun? Lord, anong gusto mong gawin ko ngayong maghapon? Pag sinabi ng Panginoon sa iyo, sige, mag-rides ka 24 hours. Alam niyo yung rides? Sumakay ka ng motor, mag-ikot-ikot ka. At the end of the day, ano nangyari? Meron po akong kaibigan. Sabi niya sa akin, Pastor, pagod ako. Bakit sa kabagaling? Nakipag-endurance ako eh. Ano yung endurance? Nagmotor po sila ng ilang araw, umikot sa buong Luzon. Ay, kapo, ganun. Ang galing naman. Sabi ko, so anong naging price mo? Tinuro po sa akin yung sticker sa kanyang motor. Eto, sticker. Magkano ginastos mo sa gas? Sabagay, bisyo niya yun eh. Ang nalulungkot lamang ako, natapos ang kanyang buhay nang dahil sa sticker. It's a waste of the precious time na ibinigay ng Panginoon sa atin. And my new brothers and sisters today, I want to tell you, a lot of people today,
na-miss ang purpose ng Panginoon. Dahil yun pong time na ibinigay na napakahalaga, mukhang hindi po nila tinanong sa Panginoon, Lord, bakit mo ako binigyan ng time? Amen. Pag may nagbigay po sa atin ng pera, tinatanong natin, para saan to? Pero alam nyo, magandang panahon din, araw-araw sa buhay natin, paggising natin sa umaga, tanungin natin ang Diyos, Lord, anong gagawin ko sa buong maghapon na ito? Because time matters to God. We have enough time for all kinds of experiences. Good or bad, ibinigay ng Panginoon sa atin yan. God also gave us time to make memories. Okay? Mga magagandang memories. Buti pa nga, minsan tayo, hindi natin alam yung mga memories natin eh. Buti pa si Facebook, pinapaalala sa atin yung mga memories natin. Diba? Minsan nakalimutan na natin yung mga nangyari. Pero sa Facebook, hindi. Minsan, pinapaalala niya sa'yo. But God had given us this time to make memories. God also have given us time to enjoy life. Sabi nga po ng Panginoon, ibinigay po niya ang lahat ng iyan sa atin. But again, time matters to God. Use it for His glory and use it wisely. Magkakaroon po ng meaning ang buhay po nito. Kailanman hindi po ito magiging meaningless. Kung alam natin yung point ng buhay, kung alam natin yung point ng Panginoon, bakit niya tayo binigyan ng buhay? Look up to God. Kaya ako ba sinasabing, tanungin mo sa Diyos lagi. Tumingala ka sa Panginoon. Ano ang gagawin natin sa mga oras na ibinigay ng Diyos sa atin? Time matters to God. Napakahalaga po ng oras. And be sure that use your time for God's glory and use your time wisely. Time is precious. Can I hear amen? Minsan tinanong ho ako ng asawa ko, siguro napansin niya, for the previous years ng amin pong pagsasama, wala po akong ginawa, kundi po ministry, 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 ministry. Disciple, disciple, disciple. Talking to people. Inaabot po ako ng madaling araw na makipag-usap sa tao. Lahat ng mga emergencies, alam niyo, lagi ho akong, kasi nga, nakilala ho ako ng aking asawa na ako po yung pinaka-pakialamerong pastor. Pero since dumating po ang pandemya, biglang naputol ang lahat po ng ito. Wala akong ginawang activity na katulad nung pagkakilala niya sa akin. Sabi niya sa akin, Dad, di ba dati, nagte-training ka pa? Meron kang mga leadership training, meron kang ginagawang ganito, meron kang ginagawang ganyan. Una, pandemya, hindi ho tayo makalabas. Sabi nga po nila, bawal lumabas. Hindi ko rin magawa ang pag-ikot sa mga daughter churches ng ganun kadalas at ng ganun ka-intimate na pakikipag-usap dahil hindi ko alam, baka ako may COVID, mahawaan ko sila o kaya ako naman po yung mahahawaan. So isa siguro yun sa isang dahilan. Pero nung dumating po ang pandemya, sabi ko sa Panginoon, Lord, what will I do sa panahon ng pandemya?
Yung kaibigan ko, pinautangan ho ako ng lupa, nabigyan ho tayo ng pagkakataon na makapagpatayo po ng bahay. And so, I said to God, Lord, what shall I do? There is time for everything. I've been in the ministry for how many years? Discipling people, soul winning. Hindi mo ako mauunahan pagdating dyan. Dahil yun po yung aking calling. But I need to prepare my family at this point of time. Dahil nakakalungkot kung minsan yung hindi po tayo magiging balanse sa buhay. Marami pong mga naging hindi balanse na buhay ng mga workers, ministers ng Panginoon na hindi po naihanda ang family nila bago po sila nawala sa mundong ibabaw. So sabi ko nga sa asawa ko, kwan lang muna, teka muna. We need to establish first our family dahil ito lang naman yung panahon. And then after that, we will see at gagawin natin yung katulad nung ginagawa natin nung nakaraan. Are you getting my point? Because I believe, sabi ko sa kanya, alam mo, Mi, matanda na ako. Hindi ko na kayang maglipat. Kasi kung hindi tayo magtatayo ng bahay ngayon, 52 years old na po ako. Kung lilipat na naman tayo ng apartment, pagdating ng 60 years old ako, hindi ko na kayang buhatin ang mga gamit natin at ang gamit ng Israel. And so I need to establish our family this time. Kailan ko magagawa yung dream na kusina mo? Kailan ko magagawa ang mga bagay na ito? And I believe in your life, be sensitive doon sa time na ibinibigay ng Panginoon sa iyo, kailan mo gagawin ang mga bagay-bagay sa tamang panahon ng Diyos. Sabi niya sa akin, may pera ka ba? Gawin mo lang ang bagay na pinagagawa ng Panginoon sa tamang panahon and God will provide. Huwag mong gagawin ang hindi pinagagawa ng Panginoon sa iyo dahil kahit meron ka, you will not prosper. Time matters to God. And time is very precious. Brothers and sisters, a reminder for everyone. Life is not meaningless kung alam po natin kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. That's why point number one na sinasabi ko po dito sa teaching po nito, you look up to God. Tumanaw ka sa Panginoon and everything will be meaningful. Amen. Gawin mo ang pinagagawa ng Panginoon and I'm telling you, nothing is meaningless. Number two in this topic, look within. Verse 9 hanggang po sa verse 14. Pwede po ba nating basahin sandali? What does the worker gain from his toil? I have seen the burden God had laid on man. 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God had done from beginning to end. I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. That everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil,
This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that man will revere Him. Dumarating ang lahat ng bagay, panahon sa buhay po natin. Ano sabi po ng Panginoon? Para po respetohin natin ang Diyos. Binibigyan tayo ng time. Binibigyan tayo ng opportunity. Binibigyan po tayo ng resources. Sabi po ng Bible, we need to enjoy that. Enjoy life. Enjoy eating. Enjoy your celebration. Enjoy mo lahat yan. Pero huwag ho natin kalilimutan yung sinasabi po ng Bible. God does it so that man will revere Him. Lahat ng bagay na dumarating sa atin, it's a blessing. It's a gift. Sabi nga po natin, it's a gift. Ang pera na dumating sa atin, regalo ng Diyos. Ang mga trabahong dumarating sa atin, regalo ng Panginoon. Lahat ng dumarating sa atin, it's from the Lord. It is a gift and that we need to enjoy it. Sabi mo nga sa katabi mo, enjoy it. Pero huwag ho natin kalilimutan ang sinasabi po ng verse 14. God does it so that man will revere the Lord. Ibinigay po ng Panginoon yan para galangin mo siya, respetohin mo siya, kilalanin mo siya. Brothers and sisters, in this life, point number two nilagay ko po dyan, look within. Inilagay ng Panginoon yung eternity sa puso po natin. Tinanong ko po si Merriam-Webster kung anong ibig sabihin ng eternity. Ang kanya pong sagot ay the state after death. Huwag mong kalilimutan na merong pangalawang buhay. Ang buhay ay hindi lamang sa lupa. Pagkatapos po ng buhay natin sa lupa, meron pong haharapin tayong pangalawang buhay. At pag hindi mo nirespeto ang Panginoon, sa mga panahon na ito, sa mga bagay na ibinigay po niya sa iyo, ano kayang buhay meron tayo pagdating ng panahon? Can I hear amen? Can I hear amen? Binigyan ho tayo ng pera, enjoy it! Resulta po yan ng pagpapagal natin, gift ng Panginoon sa atin. And we need to enjoy it. But brothers and sisters, know that God had given eternity in our hearts. Meron pong panahon ng lahat ng bagay. Anong ginawa natin sa mga yaman po na ito? Binigyan tayo ng partner in life. Anong ginawa natin sa partner natin? Dinala ba natin sa Panginoon? O yung partner natin ang nagdala sa atin sa iba? Brothers and sisters, in this topic, especially in verse 9, pwede po ba natin makita yung verse 9? What does the worker gain from his toil? Sinasabi po ni Solomon, merong worker. At bawat isa sa atin ay mga worker ng Panginoon. Binigyan po tayo ng trabaho. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, binigyan ka ng Diyos ng trabaho. God provides work for us. Lahat po tayo ay binigyan ng trabaho. Maalala ko po sa Genesis, pwede natin makita sandali. Genesis chapter 2 verse 15.
chapter 2, verse 1. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Alam mo, maging si Adan noong araw, tuwan-tuwa ang Panginoon na meron siyang ginawa na tao. Pero sabi po ng Bible, meron pong purpose ang Panginoon kung bakit niya ginawa si Adan. To work in the Garden of Eden. Si David, binigyan niya ng trabaho. Si Solomon, binigyan niya ng trabaho. Lahat ng tao, binigyan niya ng trabaho. Sabi mo nga sa katabi mo, binigyan ka rin ng trabaho. Because God values work. Hindi po kailanman gumawa ang Panginoon ng panahon na wala hong responsibility ang tao. We have always, God had always given us work to accomplish. At bawat sa atin, mga kapatid, kinakailangan pong gawin natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Not only that, God had given also us the desire to know the future. Tungkulin natin na kinakailangan alam mo kung ano yung mangyayari bukas. Eh, pastor, hindi naman hantay umat nga magtunga mo tayo ito yung mapasamak no bigat. Minsan, madalas naririnig po natin ito eh. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari bukas eh. So we need to enjoy life now. We need to know. We need to enjoy life now. Pero gusto ko pong tumingin kayo sandali sa akin. Alam na alam mo sa puso mo na kapag ang bagay, ang panahon na ibinigay ng Panginoon sa iyo ngayon, hindi mo ginamit para sa Diyos, alam mo kung saan ka pupunta. Every wasted time and wasted resources na ibinigay ng Diyos sa atin, darating ang panahon, mananagot tayo sa Kanya. He will surely ask us of what we have done sa buhay po na ito. Kapag in-enjoy ang buhay nang wala ang Panginoon, it will be meaningless. Pero kapag binigay ka ng resources, binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng time, at ginamit mo ito sa Panginoon, alam mo, God had put that eternity in our hearts. After life on earth, you know, papasok ka sa langit and God will reward you. Can I hear a man? So this is our responsibility. This is our work. Na araw-araw, bawat opportunity na dumarating sa atin, gamitin mo para sa Panginoon. Can I hear a man? Nung binigyan po ako ng girlfriend, I see to it na yung girlfriend ko maglilingkod sa Diyos. I see to it na kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kailanman hindi ako papayag na yung relationship ko ay magdadala sa akin outside the perfect will of God. What's the use of having Claire in my life kung pupunta naman kami sa impyerno? Do you get the point? God had put eternity in our hearts to remind us that there will be time in the future. Yan ho yung sinasabi niya dyan. Binigyan niya tayo ng eternity in our hearts. God had put eternity in our hearts to remind us that there will be time in the future. Okay? Now, brothers and sisters, every story has a beginning. Alam niyo, lahat po ng istorya, meron pong simula. Po pwedeng mag-umpisa ito ng once upon a time, o pwedeng sabihin natin long time ago. But great stories start somewhere, somehow, and with someone. Alam mo, sa buhay na ito, may istorya.
Sabi mo sa katabi mo, may istorya ang buhay mo. Madalas pinapadala po ito sa radyo kung minsan, pinakikinggan ng lahat, lalo na nung dumating ang Facebook, aba, pati pagkain mo, naka-Facebook, nagpagubit ka, nag-Facebook, di ba? Lahat may istorya. At malaya ang lahat na mag-comment. Sana makapag-comment ang Lord. Lahat meron pong papuso, meron pong pa-thumbs up, meron pong angry. But my prayer to God, sabi ko, Lord, sana sumagot ka sa mga Facebook post na meron po ang tao. Imagine nga po natin mabuti. Pag tayo pa'y nag-post at nabasa ng Panginoon, bibigyan ka kaya ng heart-heart? Bibigyan ka kaya ng times up? Well, it is $1 million question that you need to know. Every day, meron po tayong istoryang ginagawa. Every moment in our life, meron po tayong mga istoryang inuumpisahan. But you know, brothers and sisters, listen to this. Your great story started with God. Can I hear amen? God has been working in your life before you were born. Minsan ayaw natin ng trabaho na pinagagawa ng Diyos sa atin. Minsan parang ang hirap mag-solwin, ang hirap mag-disciple, ang hirap bitbitin ng mga mahal sa buhay natin sa Panginoon. Minsan ang hirap magpakatino. Di ba? Minsan ang hirap umiwas sa temptation. Minsan parang ang hirap pa nga pumunta sa church eh. Ang hirap magbasa ng Bible. Ang hirap mag-pray. But you know, you have a story in life. And mind you, brothers and sisters, God has been working in your life. Kung minsan ayaw natin ng trabaho na pinagagawa ng Panginoon sa atin, pero hindi mo ba alam, matagal nang nagtatrabaho ang Diyos sa buhay mo? Ilan ho magsasabi ng amen? Taas nga ho ng kamay. God has been working for your life. God has been working for my life. I was so touched nung kinekwento ho nung babaeng nagpaproseso para lamang siya magka-baby. Paano niya inihanda ang kanyang sarili? May mga kinain na mga mahal na pagkain, may mga disiplina, merong mga bagay na hindi ginawa samantalang gustong-gusto niyang gawin. Ganon din yung kanyang asawa. They spend too much para lamang magkaroon ng baby. But you know, brothers and sisters, nung ini-imagine ko kung paano na nagtrabaho ang Panginoon dun sa fetus na yon. Because I believe in my heart, it is not the doctor na nagbibigay po ng buhay. It is God. It is God. Dahil kahit anong gawin ng tao, wala po tayong magagawa sa buhay po na ito. And God has been working for this life. God has been working for your life. Kahit nung bata ka pa lamang, sinapupunan pa lamang, Psalms 139 verse 16. Just to make sure, brothers and sisters, na maintindihan po natin that life is meaningful. Anong sabi ng Psalm 139 verse 16? Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Kahit nung hindi pa po tayo taong katulad nito, ina-assemble tayo ng Panginoon and God has been working every day. Every day. Sabihin nga po natin every day.
Do kahit ngayon at malaki na ho tayo, minsan hindi natin pinapansin ng Diyos, sinisira natin yung buhay na pinagkatiwala niya sa atin. Yung inaayos niyang buhay natin, minsan hindi natin pinapahalagahan. Di ba? Nadapa tayo, binangon tayo, nadapa tayo ulit, nawala tayo, hinanap tayo, binalik tayo sa kanyang presensya. Natulog tayo, wala sa isip natin ng Panginoon, pero habang natutulog ka, pinag-iisipan ka ng Panginoon. Nandun po siya sa tabi mo, sinisigurado niyang bukas, babangon kang may lakas, may buhay. God has been working for this life. Kailan mo tatrabahuin ang buhay mo para sa Panginoon? Kung si Adan binigyan ng trabaho, kung si Abraham binigyan niya ng trabaho, lahat ng kanyang mga tinawag binigyan niya trabaho, ikaw may binatatrabaho sa iyo ang Panginoon. To present this temple to God, holy and acceptable before the Lord. God prepared the pages of your life long before you were born. God has been working. Madalas inaawit po natin yan. Kahit hindi tayo sure, kahit hindi natin nakikita, God is working. Amen. Can I remain? God is working. And He is actively working in this life. So life is not meaningless. Meron pong saysay ang buhay po na ito. And good news in verse 11, dito po sa chapter 3 ng Ecclesiastes. He has made everything beautiful in its time. Gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang tamang panahon. Are you with me? Brothers and sisters, may time ang Diyos. Minsan ang tao, iba lamang ang kanyang timing. Do you get my point? Kapag hindi po tumiming ang tao doon sa timing ng Panginoon, it's a big problem. Pero kung lamang ang tao alam niya ang timing ng Panginoon, He will make things beautiful in His time. In verse 12 hanggang po sa verse 14, dito natin makikita, God gives us the gift of life to enjoy it for today. Yes, you need to enjoy life. But remember, respect God as you enjoy the life that He had given you. Point number 3 in your notes, nilagay ko po dyan, look ahead. Death is coming to all. Sa pag-enjoy mo, huwag mo namang kalimutan, may kamatayan na darating. Meron pong katapusan. At sa pagtatapos ng buhay, meron pong mananalo. Tanong, sino ang mananalo sa buhay po natin? Ang Panginoon kaya o ang accuser ng brethren? Whatever is already been and what will has been before, and God will call the past to account. That is in verse 15. Whatever is has already been and what will be has been before, and God will call the past to account. Huwag natin kalilimutan na lahat ng bagay na ginawa natin, magsusulit tayo. God, sabi po niya nun, magiging accountable po tayo. Tatanungin tayo ng Panginoon. Anong ginawa mo nung 11 years old ka? Wala ho makapagtatago sapagkat lahat ng bagay na gawa natin,
they are all recorded in heaven. Amen. Amen. Uso po ang tanungan ngayon, kung election ngayon, sino iboboto mo? Ah, di ba? Tanungin kaya natin sa Kristiyanong pagtatanong, kung mamamatay ka ngayon, sinong nanalo sa buhay mo? Ang nakakatuwa lang, kapag ka po tayo namatay, di ba? Lahat ng sinasabi ay yung mga mabubuti. Alam, malagip ko dahito yung tao, nagsingpet dahito ay. Iso nga amin nga natay mapansa di langit. Obserbahan nyo po lahat ng mga namatay. Parang walang pupunta sa impyerno. Pansin nyo po ba? Di ba? Tapos lahat naman ho tayo magko-comment, see you soon. Di ba? Till we meet again in heaven. Eh, amom nga natay nga nabartik. See in heaven? Eh, kasi kinocomfort lang natin yung mga namatayan. Di po ba? Namatay, iba yung asawa niya. Pero pag tayo mag-comfort, may you rest in peace. Meron bang naglakas ng loob na nagsabing, daytoy nga tao at dadya impyerno tatan? Kasi sigurado handa ka pakapyen. Di ba? Ngayon, adang itigayam ko ng pastor, natay di jay, manugal, bartik, makigulgulo, kunana kay din ang asaba. Dispensare niyo kakabsat, hantayo ko mga tultula din dahito yung natay nga naglaglag, idinabsibibiyag isuna. And I was so shocked. Sabi ko, bakit mo sinabi yon? Yun naman ang katotohanan. No, the truth and the truth will set you free. At nagpatuloy po siya nag-preach. At alam niyo, sabi ng mga tao, wingamin, talaga dahito yung tao, nagbastos dahito yung tao. Ngayon, noon lang ako nakakita ng ganong uri ng patay at lamay. So nung nagpipreach po yung tao na ito, yung pastor na ito namatay na din, biyaya ng Diyos. Ako ho ay nasa isang gilid at alam niyo yun, nag-intercede po ako, sana naman hindi pa kami susunod. But you know, that is the greatest sharing na narinig ko sa mga lamay. Yung nagsasabi siya ng totoo. Huwag ho tayong pabola, tayo ng mga Kristiyano ngayon. Alam na natin kung ano ang totoo at kung ano pong mali. Kapag namatay ka na wala ka kay Kristo, alam mong pupunta ka sa impyerno. Kung namatay po tayong makasalanan, ano sabi ng Romans chapter 6? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Huwag na nating pagandahin. Kaya kung wala ka sa ayos, ngayon umayos ka. Can I hear amen? Huwag ho tayong magbalat kayo. Because the Bible says, whatever is has already been and what will be has been before, God will call the past to account. Yung hindi mo paggamit ng tama sa oras na binigay ng Panginoon sa'yo, merong kang accountability dyan. Yung gifts na binigay sa'yo, kapag hindi mo nagamit para sa Panginoon, magiging accountable ka dyan. Amen. So point number 3, look ahead. Death is coming to all. Wala hong exempted. Dahil kahit ano pa gawin ko na manalangin para kay Ruth, para maligtas, kung hindi niya gagawin ang kanyang dapat gawin sa mga panahon na ito, wala akong magagawa sa kanyang kaligtasan. Anak man siya ng pastor, kung hindi niya gagawin ang kanyang tungkulin sa Diyos sa mga panahon na ito, wala akong magagawa. Remember, we are very close doon po sa pagdating na ulit ng Panginoon. The second coming is very soon. Matutunghayan na po natin kung hindi pa po tayo seryoso sa buhay po nito. Kung bakit ang buhay natin araw-araw meaningless
hindi po tayo nakapagbibigay ng tamang sagot sa buhay na meron po tayo ngayon. This is the very perfect time to make this life meaningful. Hindi pa po huli ang lahat. Brothers and sisters, this is the point of life. Look up to God. Look within us. Tama ba ang pinaggagawa ko sa buhay ko na ito? Tama ba ang prinsipyo na tinatayuan ko? Tama pa rin ba ang mga iniisip ko, ang mga ginagawa ko sa araw na ito? And last point, before we close, whether you like it or not, lahat po tayo mamamatay. At sa kamatayan po na ito, ito po yung finish line. Dito po natin malalaman kung nagawa natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin o hindi. Kung hindi, meron pa pong pagkakataon na itama ang lahat po ng ito. Can I hear amen? Brothers and sisters, God is not kidding. He is very serious nung tayo ay ginawa niya sa atin. Nung tayo po ay binigyan ng buhay sa sinapupunan ng mga nanay po natin araw-araw, God has been working overtime faithfully para ho gawin tayo kung sino tayo ngayon. Bakit hindi natin kayang gawin ang best natin para ang Panginoon ay mapapurihan sa buhay po na ito? Today, brothers and sisters, as we close our eyes today, before we pray, kalimutan muna natin lahat kung ano ang merong nanggugulo sa mga isipan po natin. But today, look up to God. Tingnan mo ang Panginoon na nagmahal sa iyo. Paano niya tinrabaho hanggang sa tayo ay naging buhay? Kung paano tayo nagkaroon ng buhay, paano tayo naging tao? And God orders time. Nung tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng nanay natin, God worked perfectly. Hanggang sa tayo na ipanganak, lumaki. Pero dumating sa buhay po natin, hindi natin alintana, hindi natin inisip ang halaga ng buhay. Sinira natin yung perfect will ng Panginoon. Humiwalay tayo sa perfect will ng Diyos. Look from within us, gaano ba tayo naging ka-faithful sa Panginoon? Naging tapat ba tayo sa Kanya? Naging tapat ba tayo sa buhay na pinagkatiwala sa atin? Binigyan niya tayo ng Spirit, His own life, ibinigay po niya sa atin. Na maximize po ba natin ito para sa Panginoon? If not, you can say to God, Lord, I'm sorry. Look from within us. Alam po natin exactly ano ho naging pagkukulang natin sa Panginoon at sa buhay po na meron tayo. Very soon, haharap tayo sa Panginoon. Because whether you like it or not, death will come. We will all face the Lord. Brothers and sisters, life is a test.
kapag tayo ho ginawa natin ang kalooban ng Panginoon, we will be called approved workmen of God. Kapag hindi po tayo pumasa sa test na ito, the Lord will surely deny us in front of the Father with the holy angels. But today, I want you to offer your life to Jesus. At tayo po'y susunod sa Kanya. Maging maingat sa panahon na ibinibigay po niya sa atin. Maging maingat sa mga resources na ibinibigay sa atin, sa mga opportunities na ibinibigay sa atin. And make sure that you will give glory to God sa buhay na ibinagkaloob sa atin. Today shall we all rise. Oh Jesus, hallelujah. Yes, worship God. Worship God. Commit again with all I am for you, Lord. In the palm of your hands, and I am yours forever. Again, into your hands, I commit again with all I am for you. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all, we will sing it all over now. Make it as a prayer. Into your hands I commit again with all I am for you. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Sing it again. Into your hands, Lord. Make it as a prayer now. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Jesus, I believe. Jesus, I believe in you.
reason. The reason that I sing. Yes, Jesus, I believe. Sabihin mo sa Kanya, marahil may mga panahon na nilustay mo na hindi mo nagamit sa Diyos. Mga gifts na binigay ng Panginoon na hindi mo na maximize para sa Kanya. Or even resources na hindi po nagamit para sa kapurihan ng Panginoon. Brothers and sisters, know God has been working so hard for you. Imagine kung paano niya tinubos ang lahat ng kasalanan na ginawa mo sa krus. We've been so unfaithful. But in the cross, siya'y naging sumpa, siya'y naging kasalanan. Matubos lamang tayo. Mabigyan lamang tayo ng kaligtasan. Lahat ho tayo naging marumi. Hindi karapat-dapat, hindi katanggap-tanggap. Pero hinugasan po niya tayo ng kanyang banal na dugo para po tayo ay maging kaya-aya sa harapan ng Diyos Ama. Puno ng sakit at karamdaman pero pinagaling po niya tayo. Puno ng imperfections. But God has been so faithful that He washed us by the power of His Word. Hindi tayo dapat pagkatiwalaan, pero pinagkatiwalaan ho tayo. God is so good. He made things beautiful in His time. Lord, into Your hands, we commit our life. We commit this precious life. For You are the one who made it so precious. Panginoon, na kahit nung kami ay nasa sinapupunan pa ng aming mga magulang, iningatan mo kami. Marami ng mga sumpa na dumating, pero niligtas mo kami. Every moment, Lord, You are so faithful. You are so serious, oh God, sa pag-ibig mo sa amin. Pero madalas, hindi po kami ganun kaseryoso. We're taking for granted, oh God, the life na ipinagkatiwala mo sa amin. We're taking for granted, oh God, even the time, the precious time. Today, we believe life is not meaningless. Sapagkat ang buhay na ito, Panginoon, binigyan mo ng saysay. Salamat, Panginoon. Now, thank God for the gift of life. Thank God for that gift of life. Walang masasayang. Walang mawawala. Because that life is so precious. That life is in the hands of God. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong. The reason.
The reason that I make it as a love song, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I that I sing with all I am. Can we lift our hands to God? Lord, nakikita mo, Panginoon, ang bawat kamay na nakataas sa iyo. Simbolo ng aming pagpapakumbaba. Simbolo ng aming paglapit. Tinatanggap namin, Panginoon, ang lahat ng mga biyaya na inyo na pong pinagkaloob. Salamat sa iyong pagtanggap. Sa oras na ito, Lord, I pray, Lord, may you open our spiritual eyes so we can see, O God, your Lordship in our lives. Hayaan mo, Panginoon, that every time we look up, ay makita natin, Panginoon, ang greatness mo in our lives. That every time we look within us, hindi na po namin makikita, Panginoon, ang aming emptiness. Lord, hindi na namin makikita, Panginoon, ang aming mga flaws. But Lord, ang makikita namin, your goodness in our lives, O God. That in spite of our unfaithfulness, you've been so faithful. So Lord God, today, I pray, may you touch every life na nandito ngayon. Lord God, touch every hands lifted up to you. Heal us, O God, with our sickness and diseases. And I pray, Lord God, touch even the hands of your people. That God, even when they go back in their own homes, may you bless, O God, ang kanila pong buong tahanan. Bless even the marketplace kung saan mo sila nilagay. And Lord God, I pray that may you bless every work of your hands. Supply the needs of your people. Let there be open heaven, O God. O Lord, and I pray for the great supply to flow in their lives, O God. For it is your word, you make things beautiful in your own time. Panginoon, I believe this is the harvest time for your people. This is, oh God, the breakthrough time for your people. At Panginoon, patuloy mong patunayan sa amin na kami, Panginoon, na nananatili sa iyong presensya. Oh God, sinabi mo sa Psalms 91, walang makalalapit na makapagpapahamak sa amin because in your presence, them that dwell in your very presence, oh God, you will care for them, you will bless them, you will protect them, and this is your word. So Lord God, today I pray, maging sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan, bless them, bless them, bless them, bless them. Let there be healing, O God, in their bodies, soul and spirit, in Jesus' name. And so Lord, as we close today, Father God, fill us with your Holy Spirit. God, we claim, life is not meaningless. But with you, O God, life is so great. Panginoon, ang buhay ay napakasarap sapagkat kasama ka namin. Sa amin pong pag-uwi, ingatan mo po kami. Sa aming pag-alis sa tahanan na ito, Panginoon, ingatan mo po kami. And Lord, I speak blessing for all your people now. Let them experience your favor and grace. Let your blessing flow, O God, and make your people be a blessing. Now and forevermore. And this is our prayer in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Hallelujah. God bless you and see you on Sunday.